Good morning po sa lahat, mentors, Team Blast. Hello po sa mga Blast Corps. Unang-una, maraming salamat po kay Mentor Me and si Mentor Shirley May Sibulan sa pagbigay po ng opportunity na makapag-share po sa ating team. No? So, pakilala po muna ako. I'm Mentor Roann po. Isa po ako sa mga full-time ng ginagawa si IM Worldwide. So, may i-share screen lang ako, mentors, para mas makilala nyo pa ako. No? So, wait lang po. Ayan. So, nakikita nyo po ba? Hello, Mentor Stephen. Hello po, Blast Four, Mentor Marlon, Mentor Cass, Mentor Jean, Mentor Arian, and Mentor Mike. Hello po sa inyong lahat, no? So, mentors, short background lang po before ko start yung topic ko. Nag-join po ako sa IM Worldwide because of my mom. Alam ko most of us po nag-join sa ganitong opportunity because of our deepest why, no? Sino po ba yung nag-join because of family, because of loved ones? Okay lang po bang pa-type IM? Ayan, para may interaction po tayo. So, ayan, ang daming nag-IM, no? So, may kwento po kasi yung picture na yan. Kaya yan yung lagi namin sinishare ni Mentor Hannah. And tamang-tama, nasa Blast tayo kasi event po ng Blast yan. Kung matatandaan po, makikita ni Mentor Me, yung first picture po is the first event na na-attendan ng nanay namin. Na first year yan ng Blast, every year kasi nagkakaroon tayo ng event, ngayon lang pandemic kaya hindi siya mangyari, Zoom meeting na lang, no? So sa Maxes po yan, unang event na naatanda ng nanay ko, and nakikita niyo po ba yung ngiti ng nanay ko? Okay lang po ba tumitig kayo ng ganun? Nakikita niyo po bang pilit na pilit yung ngiti ng nanay ko? So sobrang ano yan, sobrang bad trip po yung nanay ko. That time, mentors, part-time pa ako, si Mentor Hannah, kakaluwas lang nila ni Mentor Bell ng Manila. So, na, ayan pa yung moment na si Mentor Hannah, kung matatandaan ni Mentor May, runner sila ni Mentor Bell, runner ng t-shirt, tagakuha ng sapatos na naiwan sa kotse, ayan, tagakuha ng lipstick. To cut the long story short, that time, wala pa po kaming kahit anong award. Wala pa kaming kahit anong napapatunayan sa mama namin. Gusto lang namin makita ng mama namin kung ano yung pinasok namin, kaya namin siya dinala sa event. Natawa si Mentor May. Naalala mo po ba yun? So, pero sabi namin ni Mentor Hannah, parang mali yung nagawa natin, bunso. Parang imbis na mag-positive, lalong nag-negative yung parents natin, no? So, kung sino pong nakaka-relate na, kung sino pa yung deepest why namin, siya pa yung pinaka-negative na tao. Ang sakla po, no? For sure, most of us, ganyan yung nararanasan lalo sa mga bago. Alam mo yung para sa kanila naman yung ginagawa mo, pero sila pa yung, hindi, bumalik ka na lang sa work, maghanap ka na lang ng ibang pagkakakitaan, hindi, walang mangyayari sa'yo dyan, di ba? Ang dami nag-a-agree, tumatango na ba kayo? Hindi ko kayo kita eh, no? So, ayan po, sobrang na bad trip siya niyan, sabi niya, anong oras na ba uuwi? Alas 12 na, hindi pa tapos, uwi na tayo, tapos akala namin, hindi na siya a-attend ng kahit anong event up. Yung papuntahin namin siya. Pero one year, after one year, mentors, ito yung second year ng Blast. Ayan po yung nasa kabilang picture. Yung kunyari, gusto niya magpahalik sa picture, no? So, ayan po, first time namin ma-awardan magkapatid na magkasabay. Kasi si Mentor Hannah po is sobrang kilala na talaga sa buong IM Worldwide, our youngest achiever, no? Talagang na-awardan na siya, pero ako po hindi. Pero that time, nagsabay kami, parehas kami nagsalita sa stage, and that moment, mentors, nakita namin yung genuine smile ng mama namin. Nakita namin yung mukha na sobrang proud talaga siya. Ganun pala yung feeling, no? Ang haba ng kwento ko eh. Ganun pala yung feeling, mentors, kahit sobrang daming tao. Tapos kahit yung ilaw tumututok na sa mata mo, yung wala ka nang makita, anino na lang silang lahat, makikita mo yung expression ng deepest why mo. Pag ikaw na yung nagsasalita sa stage. That time, umiyak siya. Tapos after namin magsalita sa kanya, kami unang pumunta. Tapos niyakap niya kami. Tapos doon ko narinig yung unang word na sinabi niya, proud ako sa inyo, anak. Diba? So bago pa tayo magkaiyakan. So para po sa may mga negative lang na parents, partner, kung sino man yung reason nyo, kung negative man sila, mentors, ganito lang yan. Mahal lang nila tayo. Kaya lang sila nag-negative ngayon kasi hindi pa nila nakikita yung nakita natin na vision. Hindi naman kasi sila yung pinresentan eh. Tama? Hindi naman kasi sila yung nakakita ng buhay na after 5 years nating hatawin si IM, sila din naman yung magbe-benefit. Hindi pa nagsisink in sa kanila yon. Kaya ikaw, na kung nine-negative ka ngayon, ano nang, pasok mo lang sa isang tenga, labas mo sa kabila. Kasi pag nagpa-apekto ka, ang maa-apektohan yung deepest why mo. So ituloy-tuloy mo lang, gas-gas man, kailangan mong ituloy-tuloy. Kasi kung sa amin ni Mentor Hannah, sa loob ng isang taon, from negative na pa-positive namin siya, for sure ikaw din mangyayari yan.
No, so eto po, nung nag-start ako, hindi po ako agad-agad nag-full-time. Nakilala ko po ang IM Worldwide, part-time pa ako that time. So eto po yung picture na yun. Pa-next slide po. Ayan, nandiyan po si Mentor Jean. Nakikita niyo po yung tatlong picture. Ako po, si Mentor Hannah, si Mentor Jean. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, no, magpipinsan po kami. Magkapatid kami ni Mentor Hannah. Pinsang buo po namin si Mentor Jean. And si Mentor Jean po talaga yung naging reason bakit kami napunta sa IM Worldwide. So that time, ito means na yung pan-throwback, yung pantapon natin na picture talaga, no? So that time, mentors, part-time pa ako. Employee pa ako that time. Si Mentor Hannah, every Saturday pa lang siya napunta ng office training ni VP tsaka ni Press. Pumupunta talaga siya. No excuses yung batang yan kahit uma-absent. And that moment, mentors, dyan na ini-implant sa amin ni Mentor Jean na someday, cause sa atin manggagaling yung malaking team under Laguna. Tayo yung magpapalaki ng buong team. Marami tayong mga pinsan na matutulungan. Marami tayong yung tao matutulungan. Tapos kami, ako, personally, that time, sinasabi ko sa sarili ko, totoo ba yun? Alam mo yung sobrang duda, no? Talaga ba? May matutulungan ba ako? Kasi sabi nga po nung nag-i-up sa akin kanina, sobrang mahihiyain ako. Hindi ko nakita yung sarili ko na talagang tatagal ako sa ganitong negosyo. Akala ko nga, mentors, shadow lang ako lagi ng kapatid at pinsan ko eh. Ganun talaga, support lang. Alam mo yung support system ka lang. Ikaw yung taga-push, ikaw yung taga-ganon. Pero hindi ko na-imagine yung sarili ko na makakabuo ka din ng sariling grupo. And magsasalita ka din, makaka-inspire ka din ng tao. No? So yung second picture po, ayan po yung start ng Unstoppable. Nandiyan pa si Mentor Arian. Hindi ko yan makakalimutan. Kasi 9 lang kami that time. Inalis ko po yung mother namin na 9 lang kami that time member ng Unstoppable. And mag-agree sa akin si Mentor Jean dito. Ako yung hindi pinakamagaling. Ako yung hindi, wala pang team. Ako yung hindi nag-i-invite. Hindi ako nagtotalk. Hindi ako nag-build. Kasi wala naman akong i-build that time. No, ako yung part-time. Sila lahat nakakapag-talk na, nakakapag-build. Na, alam mo yung ang gagaling na magsalita. Tapos, iyakin daw. Tapos that time, that mom, pinag-pray ako ni Mentor Arian. Hindi ko alam bakit ako naiiyak. Hindi ako makapagsalita. Sa sobrang mahihiyain ko, hindi ko mailabas yung emotion ko. Hindi ako nakapag-pray ng ayos. Alam mo yung prayer na lang, hindi mo po masabi ng ayos. So, ganun po ako nag-start sa IM. Ganun po yung naging journey ko. 1 year po akong part-time before po ako mag-full-time. Kasi na, ano ko talaga yung value ko na 6 na taon na ako sa trabaho. Tapos, walang nangyayaring growth. Sabi ko sa sarili ko, kung ipagpapatuloy ko yung ganitong sistema sa work, hindi ako mag-grow. Tatanda lang ako, pero hindi ako mag-grow. Marami po ba nag-agree? Sa mga employed po dito, I'm not against employment po. Naging bread and butter ko yan for almost 6 years. Pero alam po natin at karamihan po sa empleyado ngayon, talagang walang growth sa pagiging empleyado. Kasi kung ano yung ako pumasok, ganun lang din ako lumabas. Mentors, tumaba lang ako. So, ganun siya, no? And best decision ever na ginawa ko sa buong buhay ko. For 20 plus years, ang nag-resign ako at pinagpatuloy ko or pinurso ko talaga yung pangarap ko. Kasi this time, nahihirapan man ako. Diba? Napupuyat man ako, napapagod man ako. Alam ko na this time, pangarap ko na yung binibuild ko. Hindi na pangarap ng amo ko para sa kumpanya niya. No, so next slide po. Eh medyo napapahaba na po, sorry no. So eto doing IM Worldwide for 3 years, 2 years po na full time. Eto po yung naging resulta no. So tama po si Mentor Mary Grace, yung 1M Ruby and Emerald na hit po natin siya ng November. Isang buwan siya mentors, pero hindi ko siya kinakount na isang buwan. Yung 2 years and 11 months kalaki po niyan, kaya siya na alam niyo yun, 2 years and 11 months yan hinataw, kaya isang buwan na hit siya. Kung ikaw ngayon naggo-goal ka tapos hindi mo siya nahihit, naggo-goal, mentors, huwag niyo ibabaguhin yung goal ah, ang baguhin niyo yung action niyo. Kasi ganito siya mentors eh, lahat ng pinagdadaanan natin, yung 2 years and 11 months kung hindi ko naman pinagdaanan 'yon, kung sumuko ako that time, di ko naman siya ma-achieve nung November eh. 'Di ba? Hindi siya binagsak ni Lord ng isang bagsakan, ang dami kong pinagdaanan bago 'yan mangyari. And naniniwala ako dito, mentors, na pagtamang tao na tayo. Kaya lang tayo sinusubok ng napakahabang panahon, kaya lang ang tagal-tagal ng resulta natin, kasi tinatest lang naman tayo ni Lord kung deserving tayo sa result na ibibigay niya. Pagtamang tao na tayo, yung tamang resulta, napakabilis ng ibigay.
napakabilis ang ibigay. Again, ako po hindi ako magaling. Hindi ako magaling magsalita, hindi ako magaling mag-DR, hanggang ngayon hindi ako magaling mag-invite. So ano lang mentors talaga, kumbaga dinaanan lang din natin yung tamang proseso. Kung ano lang din yung dinaanan ng mga mentors natin, top mentors natin, ginaya lang din natin. No? So kaya po siya na-achieve. And this slide po, yung last slide natin, eto mentors, eto talaga yung kinoconsider ko na biggest achievement ko sa pag-IIM Worldwide ko. Hindi yung poster na pinakita ko kanina. Poster is just a representation for me na meron akong pamilya. So, sa tagal ng pag-network ko, sa loob ng 3 taon, yung family po namin, yung Lions family talaga, yung pinaka-biggest achievement na nakuha ko. Hindi ko yan ipagpapalit kahit kanino, no? So, meron po tayong Bulacan Lions, Laguna, Dubai, meron na din po tayong iba't ibang part pa, may Saudi, may Canada. And sila po talaga yung pinakamalaking resulta ko. So, ayan, sobrang mahal na mahal ko yung team na yan, no? So, start na po tayo. Ayan. So, I'm Mentor Roann po pala, by the way, no? And ang topic po natin for today is pipe posting. So, para po sa matatagal na, alam ko aware na kayo sa ganitong topic. Kaya ang hinihiling ko po sa inyo, papasukin niyo po yung mga bago, yung kakapiin pa lang, yung ang dilema sa inyo, mentors. Wala akong mapapiin, wala akong mabenta, wala, alam mo yan, walang nag-i-inquire sa akin. So sila po yung papasukin niyo dito. Kasi ang target po ng topic natin for today is mga bago talaga. And baka ikaw, matagal ka na, pero alam mo yung wala pa rin nag-i-inquire ng mga FB friends mo sa'yo. Baka kasi meron lang tayong kailangan ayusin, no? So, objective po natin in this topic, and mabilis lang to, mentors. Objective, number one, to have more warm market and FB friends na makukurious sa ginagawa mo. Mentors, disclaimer lang ha, this topic, focus lang po ako sa FB posting. Kasi napakadami po nating field na kailangan pag-postan. Ako, focus lang po ako sa Facebook. So, to have more warm market and happy friends na makukurious sa ginagawa mo, yun naman po kasi yung number one goal. Lagi nyo po itong tatandaan ha. Ang Facebook natin is a reflection of us. Ito na po yung parang modern way ng pagpapakita natin kung sino at ano tayo. Kasi social media na ngayon, 2020 wave na po. Talagang ano na, social media era na. So, kumbaga, kung ano yung pinopost mo sa Facebook, ayun ka. Kaya ano po, yung second objective natin is to clean your wall. Ayan, sorry, nabubulol ako. One is magkaroon kayo ng maraming friends na maku-curious. Pangalawa, linisin natin, walisin natin, alisin natin yung kalat sa mga wall nyo, no? Kasi baka mamaya, nung, ano kasi to mentors eh, mostly ito yung problem ng mga bago. Matatopic po natin yan, no? Mostly ito yung problem ng mga bago. Kasi pagkapasok nila sa IIM Worldwide, akala nila, copy-paste na lang talaga lahat. Kumbaga, alam mo yung instead na may ma-curious na FB friends, biglang nawawala. Naranasan nyo po ba yon? Yung mga friends nyo dati, pagkita nyo sa wall nila, uy, naka-unfriend na, hindi na kami magkaibigan. Alam nyo, na-unfriend zone na kayo. So baka kasi mamaya, mali na pala yung nagagawa natin sa Facebook wall natin. No? So start po tayo. Activity lang, mentors pala, before tayo mag-start. Bibigyan ko kayo ng 1 to 2 minutes. Browse nyo yung Facebook nyo ngayon. Huwag kayong maglilib sa Zoom, ha? Parang awa nyo na. Browse nyo yung Facebook nyo ngayon. Browse nyo lang. Tignan nyo lang. Yung pinaka-wall nyo, ha? Eto. Yan. Browse nyo. Tapos, iganan nyo lang. Sige. Browse nyo lang po. Browse nyo lang. Hindi ko kayo nakikita. Browse lang. O, browse lang daw, mentors. Walang maglilib. Yung iba natingin na sa cellphone. Browse nyo lang, mentors. Browse nyo lang. Sa minuto po tayo, ha? Inom lang ang tubig. Ayan, mentors, balik na tayo. Baka mga nabawasan natin yung participants natin, Mentor Mayno. So, mentors, tanong lang. Unang tanong, nung binrowse mo yung Facebook mo, na ano ka ba? Nagkaroon ka ba? I mean, do you find it interesting? Yung wall mo lang mismo. Kung ibang tao ka, tapos, yung binrowse mo kanina, na ano mo bang nakaka-interest yung ginagawa niya? Yes daw. So, good kung yun yung ano mo, no? Pangalawa, kung hindi ikaw yung binrowse mo kanina, yung mismo FB wall mo, maku-curious ka ba sa ginagawa niya? Kung hindi ka part ng IM.
tapos binrowse mo yung sarili mo kanina na hindi mo yung kakilala, mapu-curious ka, yes daw. And then, pangatlo, kung ikaw ba yun, ibabrowse mo ba until the end? Yung, di ba, one proof kasi na naku-curious ka is binabrowse mo yung story niya, yung ano ba nangyari dito kahapon, no, isang araw, no, isang linggo, o yung nagpunta siya sa ganun. Di ba, may mga ganun. So, yes daw, no? Kung oo, okay yung FB posting mo. Pero kung hindi, baguhin natin. So, kung hindi, baguhin natin. Kasi ang goal natin is maraming kaibigan tayong ma-curious, okay? So, letter P na po tayo. Hindi. May nag-hindi. Mentors, babaguhin natin yung mga nag-hindi, ha? Gagawin natin ka-curious-curious yung FB nyo. Products. Letter P is products. Ang pie posting po is may meaning siya. Yung P, products. Una, common mistakes. Ganito. Ginagawang tindahan ang Facebook wall. Ginagawang tindahan ang Facebook wall. Pag ikaw to, wag mo lang sasabihin, sorry, mensa, sabihin mo din, ouch. Diba? So, ayan siya. Ginagawang tindahan ang Facebook wall. Kaya ka nawawalan ng likes and ng curiosity sa mismo Facebook mo. Alam mo yung mga ads or pinopost dapat sa page. Meron kasing Facebook page at Facebook groups, mentors, ha? Ang page, parang yung tindahan ng Facebook. Ang pinopost dapat sa Facebook page, pinopost mo lahat sa wall mo. Wala nang ibang nakikita sa wall mo kundi Barley at Garcinia na lang. Kaya minsan ang tawag sa'yo ng tao, Barney na, no? Pinagsa, uy, si Barney, ayan, na naglalakad na. So, ginagawa mo siyang tindahan na dapat hindi naman. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang Facebook nyo is a reflection of yourself. So, ayaw nyo naman na tignan kayo ng tao as Barney, no? So, common mistake yan ng mga bago, lalong-lalo ng mga bago. Pangalawa, posting of low-quality products. Ay, low-quality pictures, I'm sorry. Posting of low-quality pictures. Mentors, eto, pag nakakita kayo ng post na gustong-gusto nyo talagang kopyahin, okay lang ba hanapin nyo yung pinakauna or pinakamalinaw na picture tsaka nyo siya i-upload sa wall nyo? Huwag kayong makontento dun sa nagbe-blurred na halos hindi na makita yung mga sulat. Ayan yung original source daw, sabi ni Mentor Shirley May. Mentors, napaka-high-end kasi ng products natin. Huwag nyong tapatan ng low-quality na pictures. Hindi, bigyan nyo ng justicia yung produkto natin. Galing pa yan ng Australia, tapos hindi nyo siya binibigyan ng justicia. Alam nyo kung makaka-copy-paste lang, kung makapag-post lang, masabi lang na makapag-post. Kahit sobrang blurred, ipopost. So, mali siya. No, and number three, eto, common mistake, lalo ng mga bago, puro copy-paste. Masyadong niliteral natin yung sinabi ng mentors natin na copy-paste business lang naman to. Yung alam nyo yung, kunyari, ako, nag-post ako, yung mama ko gumaling sa Barley. So, ipopost ko yung picture ng mama ko, tas ang caption ko, ang mama ko ay my mom gumaling sa Barley. Tapos alam nyo yung kinapipaste nyo, dumami bigla yung anak ng nanay ko. Yung lahat ng caption nyo, nanay nyo na din yung nanay ko. Alam nyo yung ganun? Yung biglang dumami yung anak, biglang dumami yung may asawa sa asawa, nanay ng isa, nanay ng lahat. So, mentors, huwag ganang copy-paste. No? Yung pag nakakita kayo ng gusto nyong i-post, basahin nyo muna yung caption. Baka pati number na kukopya nyo na. So, instead na sa inyo nag-i-enquire, akala nyo, ha? Instead na sa inyo nag-i-enquire, sa iba pa nag-inquire, no? So, ang daming tinatama, parang ang daming gumagawa, no? So, yung asawa lang ng isa, no, pagpasok sa IAM World, biglang naging 20 yung asawa, no? So, hindi naman kakilala, biglang naging asawa. So, yan, common mistake yan. And eto po, right way of posting. Meron siyang tamang way ng pagpo-post. Wait lang, mentors, ha? Medyo ano po kasi. Ay, eto pala. Eto yung sample, mentors. Yung isa kasi, nakita ko yan sa Facebook wall. Ayan yung sinasabi ko sa inyo na dapat, may mga post tayo na dapat hindi sa Facebook wall, kundi sa Facebook page natin pinopost. And then, ito yung isa, kung makikita nyo, sobrang low quality na ng picture niya. Pinopost pa din, and sa Facebook wall ko din siya nakita, no? So, ayan po yung aalisin natin sa Facebook wall natin. So, ito po, right way of posting. So, mamaya, huwag po kayong aalis muna na mamaya na tayo mag-check ng Facebook, mamaya na tayo magbura. So, right way of posting in terms po sa products. Ayan, number one, post your pictures while drinking or taking our products and create your own captions.
palagi po itong sinasabi ni Sir Jun is sa atin, no, use muna. Use before, user ka muna before ka maging pusher. So, mentors, eto, hindi ko alam, pero sa akin, effective din talaga to. Mas effective sa akin yung nakikita ng FB friends ko na ako mismo nainom ng produkto natin. Alam niyo yung kahit yung baso, eto, bigay ni Mami Glens na baso. Yung kahit baso lang, tapos sachet lang ng kape, tapos picturean mo. Tapos, i-ano mo lang, coffee time. Mas may nag-i-inquire sa akin kesa yung kinapipaste ko lang tapos nilagyan ko ng kape ni Yorme. Ayan, be the product of our own products. Mag-agree ba kayo? Mas marami na ako curious pag kayo mismo nakikita nagpo-post. Ayan yung mga mentors natin na sinample ko ha. Sorry po, nakuha ko po yung mga pictures nyo nang walang paalam. So, simplihan nyo lang. Gawa lang kayo ng caption kasi kilala kayo ng FB friends nyo. Alam pag hindi na kayo yung nagpo-post. Alam pag kinapipaste nyo na lang siya. So, minsan, mas maraming likes at mas maraming comments pag kayo mismo yung nag-create ng own caption. And ganito siya, mentors. Mas madali kasing magbenta pag ikaw mismo, alam mo yung effect ng produkto. Agree? Baka kasi mamaya may magsabi sa inyo, uy, sabi nung kumari ko, nakakapayat daw yung barley. Yung kulay ano nyo, kulay violet nyo. Oo, lasang grapes nga yun eh. Alam mo yung, dahil hindi mo natikman yung barley, sinabi mong lasang grapes, hindi mo lang alaw yung ano. So, kakatinda. Kaya po minsan, nahihirapan tayong magbenta, hindi rin natin alam yung epekto. So, kasi hindi naman tayo nangumbinsi dito, mentors eh. Kwento lang. Di ba mas masarap yung kinikwentuhan, kahit ikaw eh, ayaw mo nang binibentahan eh. Yung pag kinikwentuhan ka lang, uy, alam mo ba, yung may kakilala ako, hindi nagkakaroon for 6 months, tapos uminom ng barley, 3 araw lang, nagkaroon ng regla. Alam mo ba yung mama ko hindi makatulog sa gabi, tapos pinagtitake ko lang ng capsule, ang himbing ng tulog na, hilik pa nga eh. Baka may kakilala ka din. Diba? So baka may kakilala ka din, suggest mo yung barley, kasi instead na nagtitake tayo ng mga medicine talaga, eto ano lang, herbal lang. So mas maganda siya sa katawan. May kakilala ko, may PCOS na wala. Ako mismo eh, 'di ba? May mga ganun eh, yung kwento mo nakakapagbenta na siya. So si Mentor MJ, oh, hindi naman niya kinumbinsing bumili ng barley, pero pinakita niya lang na nainom siya. So 'yan, post your picture, simula ngayon, i-less po natin yung copy paste na katulad nung kanina. And ngayon, ikaw mismo pakita mo umiinom kahit morning paces pa 'yan, mentors, bebenta 'yan. Magaganda naman lahat ng taga IM worldwide, eh, no? So ayun siya. Create your own caption and then gamitin po natin yung produkto. Be the user of your own products, no? So, next po natin. Number 2, own testimony sales. Ito yung magiging benefit pag sinunod mo yung number 1 kanina. Pag ikaw mismo umiinom at gumagamit ng produkto natin, magkakaroon ka ng testimony. Wala pa ako nakikitang umiinom ng barley na hindi gumagamit. Yung alam mo yung walang nangyaring epekto sa katawan niya. Wala pa akong nakikitang uminom ng Garcinia na alam mo yung tumaba lalo, yung parang ganun. So talagang meron siyang epekto at meron siyang magiging testimony. And pag ikaw mismo may testimony, mas mabilis kang makapagpapiin or makapagbenta. Sige, kwento mo lang. Ito si Mentor Naomi o naoperahan. Alam nyo ba, dahil sa barley, hindi na yan lagi nasa ospital para magpa-check up. Kasi dati madalas yan ma-confine. Si Mentor Ralph na dati yung lolo, nakahiga na lang. Bedridden na lang, di na makatay, nahihirapan ng tumayo. Ngayon, sumasayaw na. Binibipi na nga siya eh. Diba? So, ayun, meron tayong isang mentors na nakuha ko, no? So, ano nyo lang, may mga testimony yan. And, ayan, alam ko, last na yan sa products, no? And, pabalik lang po ng isang mentors. So, sa products kasi, mentors, mas madalas kasi ang pinopost natin is, kunyari, naglabas si IM Worldwide ng magandang picture ng products, yun lagi yung pinopost natin. Again, meron po tayong dapat pagpostan nun, merong hindi. Mas maganda, pinopost mo yun sa Facebook page and groups mo kaysa sa wall mo. Huwag mong hayaang maging tindahan yung wall mo, ha? Ayan po yung pakiusap ko sa inyo sa products. Kasi kailangan natin maging balance pa rin. Ang iisipin kasi ng kaibigan mo ganito, pag sumali pala ako kay Roann, magiging tindahan na din yung wall ko. Eh, ayoko ng ganun. Diba, Facebook ko yun eh. So, ayun po yung iaalis natin. Pag ganyan yung way ng posting nyo, makakabuild kayo ng curiosity. Ano kayang iniinom ni Mentor Naomi? Eh, halatang halata naman, may barley. Diba?
So, ano kayang naging reason that gumaling yung lolo ni Mentor Ralph? So, dun, nakakakuha ka ng prospect lalo. So, yun po siya. And then, letter I, next na po tayo. Income. Common mistakes sa income. Madalas, copy-paste or share na lang sa IM pitch or ibang distributors. Sinong guilty? Pasabi, I am. Alam niyo yung pag naglawas ng millionaires, biglang ano na lang, share na lang. Mentors, I'm not saying mali yun. Meron lang mas tama. Meron lang mas tamang way ng posting. I'm not saying mali yun. And then ito pa, yung sinashare yung post ng ibang distributor, I'm not saying mali yun. Kaya lang, be aware na pag sinare mo yun, baka sa kanya mag-inquire yung mga kaibigan mo instead na sa'yo. Okay? So, number two, hindi nag-a-upload ng income kasi nahihiya. Meron pa, hindi nag-a-upload ng income kasi naliliitan. Mentors, ano tayo ha? Negosyo tayo. One way of saying sa mga Facebook friends mo na kumikita or nagraran yung negosyo mo is to show them na kumikita ka. So, wag mo ikakahiya. Alam mo yung wag mo ikakahiya yung income mo. Kailangan mo talaga mag-post. Proof of legitimacy nga daw yan eh. Paano mo sasabihin or kukumbinsihin yung mga Facebook friends mo na kumikita ka kung ikaw mismo hindi ka nagpo-post ng income? Kung ikaw mismo hindi ka nagpo-post na kumikita ka? Ayun o, hindi naman kailangan 100K per week. Yes, tama yun. Kami nag-start nila Mentor Hana, 1,000, 2,000. And may papakita ko sa inyong way. Right way of posting. Para sa mga, alam ko kasi mga bago po, madalas mga bago. So, mens, paano yun? Wala pa naman talaga kaming income. Kaya nga kami nag-aaral para magkaroon pa po ng income na katulad nyo. So, eto mentors, meron tayong ipapakita sa inyo. Next slide po. Ayan. Number one. Income in product selling is also a proof na kumikita ka sa IM. Ito yung sabi ni Mentor May, hindi kailangan malaki agad. Minsan, kaya ayaw natin mag-post kasi gusto muna natin, katulad nung check-in ni Mentor May, malabong mangyari mentors na magiging ganun yung income natin nang hindi ka proud sa maliit. Maniwala ka sa akin. Diba? So, eto si Mentor Mary Grace Manalansan, 16, yung nag-tee up kanina, 16, 17 years old. Mickey Mouse pa, mentors. Nakapang-buy pa, pero nakakapagpa-deliver ng gold at silver, copper package. Lahat ng kaibigan yan, pag nakita yan, makukuyurious, anong ginagawa ni Grace? Eh, magkakasabay lang naman kami mag-bike before. Di ba ang goal natin, makabuild ng curiosity? Si Mentor Bianca, 19 years old. Nakakapagbenta ng 6 na boxes sa loob ng isang araw. Kahit products lang yung picture niya, alam niyang siya yun eh. Alam mong siya yun. Si Mentor Ryan, nagpapa-LBC. Again, income in product selling. Akala kasi nung iba cheque agad. Akala nung iba commission agad. Pero kahit benta mo ng isang box, post mo yan. Minsan nakakakuha pa yan ng prospect. Hindi ko alam kung bakit. Hindi sila na-amaze minsan sa 1 million, 2 million. Alam nyo yung 600,000, 200,000. Pag nag-post ka ng 2,700 income in one day, dun pa may nagtatanong, paano gawin yun? Alam nyo yung ganyan? Kasi iba't iba talaga ng klase ng prospect. No, so may iba na hookier sa maliit, sa produkto, sa income na malaki. May iba't iba talaga. So, ta-targetin natin silang lahat. So, maging proud ka ha, pag nakakabenta ka. And ganito yung scenario, mentors, bago pa nga lang ako eh, di pa ako nakakabenta. So ano yung pwede kong gawin? Pwede mong i-grab yung picture ni Mentor Bianca. Kung may garcinia ka, and dapat may garcinia ka sa bahay mo, selfie ka, tapos i-credits mo lang siya. 6 boxes for today, credits to Mentor Bianca. Di mo naman niloko yung tao eh. Di mo naman sinabing benta mo yun eh. Pinakita mo lang na yung negosyo mo nagra-run pa din. Kasi ganun din kami, mentors, yung hindi kami makabenta, kumukopya lang din kami ng picture, high quality picture, ah. And then selfie lang kami sa sarili namin para may involvement ka dun sa produkto. Para nakikita ng tao na ikaw mismo hawak mo yung produkto. Proof yun eh. No, so next po natin, are you learning po ba? So ayan, processing of pay-ins is also a proof na kumikita ka. Ito, para sa mga taong ayaw ng pera-pera yung post.
Kasi di natin na maiiwasan yan. Ayaw, minsan may mga tao talagang ayaw ng pera-pera. Eh di pakita mo, products-products, package-package. Di ba? Pay in, pay in. So, ayan, yung mga meetups, kung ayaw ng client nyo. Basta mentors, every time na may gagawin kayo sa IM, picture kayo. Proof yan eh. Online business tayo. Kailangan yung lagi ng proof. So, yan, si Mentor Naomi nakipag-meet up, no, pumayag yung client na i-post. May mga client na ganito, mentors, hindi pumapayag i-post yung mukha nila sa wall. Lagyan nyo na lang ng smiley sticker. Basta ang mahalaga, kayo mismo may picture. So, tayo mismo nagpapadeliver. Diba? Yung ibang picture dyan, mentors, wala nang mukha ko, pwede nyo yan i-grab. Ang gawin nyo na lang, mag-picture ulit kayo na may hawak kayong paper bag ng IM, and then, post nyo yan. Credits nyo lang ulit. Lahat naman ng post ko may credits kung kanino eh. Diba si Mentor Jonathan nagpa-process sa office. Every time ang galaw mo about sa IM, picturean mo. Para may pang-upload ka. No? So, ayan siya. Processing of payments is also proof na kumikita ka. Next po natin. Again, pwede nyo po i-copy-paste ha. Tapos ayan. And shipment of packages are considered as income. So, ito yung mga pagpapa-DHL natin, LBC natin. Proof yan na nagalaw yung negosyo natin or nagraran yung negosyo natin. Kumikita yung negosyo natin. So, si Mentor Hannah nagpapa-DHL, si Mentor Bell nagpapa-DHL. Ito, may kwento ko sa inyo. Si Mentor Bianca, yung napakaraming boxes na yan, hindi naman namin siya kasama niyan eh. Pero, maano mo ba? Ano daw po yun, Mens? Mahina po ba ako? Ayan. Si Mentor Bianca, hindi namin kasama. Pero merong one time na sinamahan ko siya sa, ayang matagal na daw, sa DHL, nagpadala siya, alam ko, sa Hong Kong. Ang ginawa niya, sinama niya lang yung sarili niya. Sino naman magsasabi na hindi din siya nagpadala that time? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, involve niyo lang yung sarili niyo dun sa post. Kasi ang akala ng tao, kasama namin si Mentor Bianca. Imagine ninyo, tapos kinaption na niya lang na may international shipment for today. Di ba? Akala ng tao, dami pinadala ni Mentor Bianca. Pero that time, isang package lang pinadala namin nung kasama ko siya. Di ba, talino? So, yun yung sinasabi ko, na pwede mo naman kopyahin yung pinupost ng mga top mentors natin. Gawin mo lang ng sarili mong caption, attach mo lang yung sarili mo. No, brainy daw si Mentor Bianca. So, next po natin. Ito naman, ito yung common mistake, yung pag nag, ito na yung sinasabi ko pag naglalabas ng 1M, 2M ng mga top mentors, yung sinishare mo na lang, hindi yun mali, mentors, may tamang way lang. Pansinin nyo po yung post ni Mentor Noe. Hindi niya shinare yung mismong post ng IM Worldwide. Kinuha niya yung 3M circle ni Mentor Jean, nag-upload siya ng may selfie siya kay Mentor Jean and yung may hawak pa na millionaires check. That's the right way of posting. Pag-income po ng iba. If you will post other person's income, mas maganda may selfie ka kasama sila. Kaya mahalaga, mentors, na pag nag-o-office ka, kung sinong kaya mong hagilapin na top mentors, magpa-selfie ka. Magpa-selfie ka. Kahit, alisin muna natin yung hiya, kasi kami din ganun eh, nahihiya talaga kami before. Kaya lang, mas maganda kasi sa mata. Alam nyo, ganito kasi yung magiging scenario pag shinare nyo lang yung income na walang mukha nyo. Ay, yung parang ang iisipin ng friends nyo, wala siyang epekto sa friends nyo. Pero pag may kasama na selfie nyo, sabihin, ala, ayun yung 3M na pinost nung IM Worldwide. O kasama si Mentor Noe. Talaga po lang legit yung IM Worldwide na yun. No? Kasi nakakatabi niya mismo eh. Siya mismo may selfie. Tama? Parang artista na. So, ayun. Yun yung right way of posting. Hindi ko po sinasabing mali yung i-share nyo. Mas maganda lang yan tignan. Lalong-lalo sa mga FB friends nyo na hindi pa talaga part ng IM Worldwide. And then, ito pa. May scenario pa. Paano mens pag OFW? Dati kasi, cheke-cheke, di ba? So, ayan. Ang ginagawa natin, pinipicturan nyo natin yung cheke nang wala yung mukha natin. Sinesend natin sa OFW leaders para may pang-post sila. And then tayo, ang caption natin, i-credits natin kung sino yung may check. One way to build up leaders din yon, i-credits mo lagi sila. Kung sino yung kumita, kung sino yung nakapagpapiin. And ngayon, wala na tayong alibi, mentors. Lahat tayo online na. Lahat tayo online transfer na. Lahat tayo online clicking na. So, ang pwede mong gawin, screenshot mo. Katulad ng ginagawa ni Mami Glens. Mami Glens, lagi nakikita ko every week nagpo-post nun. Alam mo yung binivideo niya?
Binivideo niya every week na income niya, tapos pinupost niya lang. It builds curiosity. Basta pag magpupost ka ng income ng iba, mas maganda may selfie ka sa kanila, no? So, papicture na kayo, gilapin nyo na sina Mentor Me, Mentor Kat, Mentor Ayan, Coach Mike, Mentor Jean sa office, no? Papicture na kayo sa ibang top mentors. So, yun siya, mentors. Next po natin. I hope may natututunan po kayo, no? So, last na po to sa letter E natin. Events, ang letter E natin. And common mistakes. Ito, gusto ko lang i-emphasize to, ha. May galit eh, no? Common mistakes. Ang events po is yung mga lifestyle natin. Yung before kasi, event is consider pag umaten ka ng anniversary, ng event ng IM Worldwide, nagte-training ka dun sa training room, ganun. Yun yung consider as events. Pero ngayong online na lang, may mga ipapakita naman po tayo, no? So, common mistakes. Minsan, or madalas, mas madami pang post na kalokohan sa wall. Oh, sinong tinatamaan? Ouch daw. Sinong tinatamaan? Pa-comment nga po. Ayan, dermatology. Alam nyo yun? Basta, alam nyo naman po yung kalokohan sa hindi. Mentors, hindi ko sinasabing bawal mag-post kasi sa inyong wall yan. Kaya lang, nasa IM Worldwide kasi kayo, which is a business. Kung gusto nyo makakuha ng mga prospects sa Facebook, tanggalin muna natin yung kalokohan. Tanggalin muna natin. Hindi ka nakaka-inspire pag puro kalokohan yung pinaano mo. Oo, dumadami yung comment at likes mo. Dumadami yon. Pero di mo naman sila makatakas business partners eh. Baka lokohin ka lang din nila. Ang hirap kayang maloko. O, di ba? Pag puro-puro ka lang, baka maloko ka lang, di ba? Ganyan po ako dati, pero sinabihan ako, o. Di ba? Merong mga sinasabihan. Pangalawa, minsan or madalas, mas madami pang shared posts na not related sa IM Worldwide. Sinuulitin naman. Mentors, wala akong pinapasaringan na. Na-experience ko din kasi yan before. And kinorek din tayo dyan ang mentor Jean natin. Kaya talaga natin siya na-share, no? So, and then ito pa, common mistakes. Mas marami pang post ng lifestyle nila kesa sa hataw nila. Again, mas marami pa yung post ng lifestyle nila kesa sa hataw nila. Mentors, hindi ko sinasabing mali. Diba? Baka kasi sabihin nyo, bakit si mentor ganyan, puro lifestyle din. Huwag natin i-compare yung sarili natin sa mga top mentors na. So, may mga karapatan na mag-post ng lifestyle yung top mentors natin kasi nahataw na nila yung ilang taon. No, and talagang ang ginagawa na lang nila is inspiration kasi after 5 years, pag inataw natin yung IM, yun yung buhay natin. No, so, ayan siya. And then, eto po, yung right way of posting. Right way of posting. Number one, post your lifestyle, travel, and resort. Oh, sabi mo, Mentor Roann, wag mag-post ng lifestyle. Di ko sinabing wag. Sabi ko lang, wag mong dalasan. I-balance natin, no? Kasi mamaya, puro lifestyle na lang yung natin, yung wall natin. So, lifestyle, kasi mentors, ang ino-offer ng IM Worldwide is talaga, makukuha natin yung pangarap natin ng mas mabilis. So, eto, si Mentor Hannah, nakakabili ng gadget na hindi bigay ng magulang. Ang gadget, mentors, hindi luho sa atin. Hindi luho sa atin. Tools yan para mas mapabilis natin yung pag-IM Worldwide business natin. So, ayan. Sabi dyan ni Mentor Hannah, hindi ka nag-upgrade para lang makasabay ka sa uso. Nag-upgrade ka kasi gusto mo ng mas upgraded na resulta. So, lifestyle yan. Result niya yan. Yung next post natin, si Mentor Jonathan D. Guzman, para po sa mga hindi nakakakilala, 11 years employee sa Goldilocks. Wala pang 1 year na nag-full-time sa IM nakapaglabas ng sariling sasakyan, na dati nagmumotor lang. Diba? So, pinupost niya yung result niya, pero tignan niyo po yung caption na hindi siya pang-brag. We're not posting result to para magyabang. Alam niyo yun? Para, hindi ka kasi sumali sa IM, kaya wala kang resulta. Hindi para ganun. Para makapang-inspire na ito yung buhay, magiging buhay nila pag sumali sila sa IM. Diba? So, imagine niyo 11 years, never nabigyan ng kotse, ng 4 wheels, 2 wheels lang nabigay ng Goldilocks. Pero dahil, nabanggit ko, no, baka hindi ako bigyan ng cake sa birthday ko. So, pero dahil sa IM Worldwide, nagka 4 wheels.
imagine niyo yung pagbabago. And then si Mentor Lilibel Parma, ang ating latest car achiever. Mentors, 9 months hindi umuwi sa kanila kasi ang hirap ng sasakyan. Kasi pandemic. Pero alam niyo yun, hindi pumayag na sa Pasko hindi makasama yung family. December 23 nilabas si Alpha. Kasi kung hindi niya nilabas si Alpha, di yan uuwi. Dito yan magpapasko sa Pasig. So hindi masaya Pasko niya, no? Pero grabe. Grabe lang. And then tignan niyo yung posting. Hindi pwedeng nagmamaneho katapos hindi mo alam kung saan ka pupunta. Sobrang inspiring lang nung mga pinopost ng mentors natin. Wala naman kayo naramdaman na yabang, di ba? Diba? So, inspiration lang lagi yung goal natin. Post your lifestyle, travel, and result once in a while. Kumbaga, balance kasi siya eh. Kaya siya may products, may income, and may events. And then, next po natin, ayan, ang ganda daw sa mata. Ayan, mentors, mas maganda to sa mata. Diba si Mentor Jean? Don't forget to post your lifestyle to inspire more leaders. Ito na yung sinasabi ko, baka kasi mamaya ang tinitignan mo, sakto daw sa chat, ang tinitignan mo yung wall na ng mga top mentors natin na puro lifestyle na magla-lifestyle talaga sila mentors kasi hinataw na nila eh. Ipinapakita na nila yung buhay na magkakaroon tayo pag hinataw din natin yung IM. So inspiration na yung kanila. Tayo kasi to build curiosity pa lang sa Facebook friends. Sila napakadami na nilang leader, napakadami na nilang DR, napakadami na nilang team. So ang kailangan na nila, ma-inspire pa yung leaders nila. Kaya mas marami na silang lifestyle na ano, no, wag tayo magkukumpara doon. So yan si Mentor Jean. Simple lang. Nainom lang ng mango juice, di ba? Pero grabe naman yung suot. Alam niyo yun? Mentor Jean, bakit ganun? Ayun, shiny, shimmering, splendid yung suot ni Mentor Jean, no? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. And tignan niyo yung caption ni Mentor Jean. Hindi naman nagyayabang eh. Diba? Kinotes nga lang tayo eh. Kinotes lang tayo pero na-inspire tayo. So si Mentor Lilibel din, no? Mentor Lilibel, naigagala na yung family. Lifestyle yan, mentors ha. Nakakapunta na ng Tagaytay. Kasi kung wala naman tayo sa IAM World, why di naman tayo makakapag-travel eh. Ako personally, di ko matitreat mama ko lagi kung saan-saan. Kung nahiling siya every Christmas, di ko mabibigay. Kasi 1K per week nga lang, hirap na hirap akong ibigay. Diba? So, daw sa mango shake. May referral pa ata si Mentor Jean sa mango shake, no? So, don't forget to post lifestyle. Again, be aware lang din na huwag lagi muna tayong lifestyle. As bago, wala pa tayong karapatang mag-lifestyle ng lifestyle, ha? So, next po natin, once in a while lang, diba Mentor Jean, no? Pahayag naman yung mga mentors natin, basta once in a while lang. Post your team events, mentorings, trainings, and bondings. Mentor Roann, paano po magbabonding i-lockdown ngayon? Post mo yung Zoom. No, si Mentor Nika, pinost niya yung Zoom meeting nila. Yung nag-discuss si Mentor Fernand. Si Mentor Jean, even our top mentors, pinopost yung bonding para mas ma-inspire tayo. Ang sarap kasi sa mata niyan, mentors. Promise, pag kayo yung magbabrowse ng wall ng top mentors natin, mababaliw din kayo eh. Yun yung goal nila, yung ma-inspire tayo. So, pinopost yan. And then, ito po yung bonding namin nung Lions Elite, lahat na nag-suffer, nagtagaytay kami. Ayan, tama, post to inspire. One of my favorite mentor na mag-post is si Mentor Poy. Pwede nyo i-browse mamaya. Wag nyo na lang i-add kasi baka full na yung Facebook ni Mentor Poy, no? Grabe din mag-post, sobrang inspiration din. So, yun siya, mentors. Events kasi yan, consider yan. And ayan kasi yung hindi normal sa labas. Kasi ako as employee for 6 years, never ako nagkaroon ng bonding sa mga co-employee ko. Pag Christmas party lang. Alam niyo, pag Christmas party lang, kakain na kayo ng lunch tapos uwian na kayo lahat. Alam niyo yung ganun? Wala yan sa work. Ayan yung kailangan natin mapakita sa Facebook friends natin na masaya tayo sa iyo. Masaya ka ba? Diba? Masaya ka ba? Libreng hamon daw. Wala pa nga kami mentor po ng libreng hamon eh. Kailangan natin ipa masaya tayo. Kasi masaya talaga mag-IM worldwide. Compare sa iba, kumpara talaga sa iba, masaya mag-IM. No? So, pakita lang din natin. And then, meron pa kami dyan, mentors, may kwento ako dun sa gitna, sa Lions Elite. Nag-comment kasi siya. Alam niyo ba, meron dyan first time makapunta ng Tagaytay? First time makapunta ng Tagaytay. Dahil sa bonding na yan. So, hindi lang tayo nakaka-build ng curiosity sa mga Facebook friends natin, nakaka-build pa tayo ng inspiration. Nakakapag-inspire pa tayo sa leaders natin, no?
So, alam ko, ano na yan eh. May isang slide na lang, mentors. Tapos na din po tayo. I hope may natutunan po kayo. Salamat po sa pagbibigay nyo ng time, mentors. Ayan, attention. Last slide na po to. Bakit may natunog sa akin? Ayan, small things matters as they are the ones that create every big things. Mentors, yung diniscuss ko, kumbaga, parang 0.01% lang naman siya ng buong pag-network mo. Kasi 5 posting lang siya. Bakit may natunog? Wait lang po ah. May tumutunog sa akin. So, ayun. 5 posting lang siya. Sobrang liit niya lang. Pero, yung maliliit nga na bagay, sila yung nagiging reason kaya tayo nagkakaroon ng malaki. So, kung pwede nating ayusin ng mas maaga yung pagpo-post natin sa Facebook para mas makakuha tayo ng maraming prospect na sa online, sa Facebook, kasi yun na yung trend ngayon, ayusin na natin. No, and then yan, lahat nag-start sa maliit. Kung yung maliit nga, hindi natin nagagawa ng tama, what more yung malaki? So, dun kasi ako naniniwala. So, kahit maliit na topic lang yung pay-posting, bagsak nyo sa team nyo, bagsak nyo dun sa tingin nyo, kailangan siya. No, kasi as bago ang dami nagkakamali talaga dyan. Dyan pa, yan pa yung nagiging reason kaya yung bago na nade-demotivate kasi hindi sila makakuha ng client kasi mali nga yung ginagawa nila. So, maraming salamat po Team Blast, Mentor Me, Mentor Jean, Mentor Arian, Coach Mike, Mentor Kat, and Mentor Marlon sa pagbibigay po ng opportunity. No? So, with that, I am Roann De Jesus po and I am proud to be in Team Blast. Yay! Thank you so much, Mentor.